Tanungin mo nga yung katabi mo, ano na bang matinding pinagdaanan mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Meron na ba? Ano na yung pinakamatinding pinagdaanan mo? Baka nawala lang yung 500 mo, feeling mo, yun ay pinakamatinding pinagdadaanan mo sa buhay. Iniwan ka lang ng crush mo or ng jowa mo, baka akala mo yun ang pinakamatinding dagok sa buhay mo. Kapatid, napakababaw mo naman kapag ganun lang klaseng problema ang meron ka. Kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan. Minsan, yung mga pinagdadaanan natin, merong pareho, iba-iba lang yung degree, iba-iba lang yung mukha. Kasi sabi ng Panginoon, no? Bawat pagsubok na dadaan sa atin, it is actually common to men. Ibig sabihin, pinagdaanan na yan ng iba. At kapag yun ay pinagdaanan ng iba at napagtagumpayan na, what more ikaw, mapagtatagumpayan mo din. Kapag tama ang source of strength mo. Sino pong nakakakilala kay Shadrach, Meshach, at Abednego? Ito pong tatlong to, napakatindi. Yeah. Kaya nung kami po ay nag-iisip ng pangalan sa aming anak, yung una po dyan ang talagang naisip namin, si Shadrach. Pero shortcut po, Shad lang. Kasi itong mga taong to, men of faith. Yeah. Alam niyo po ba kung ano ang struggle nila, kung anong pinakamatinding testing nila sa buhay? Sa Daniel chapter 3, ang story po nila, nung si King Nebuchadnezzar, ay gumawa po ng golden god, at may bukod pa po sa golden god na yon, may sarili pang Diyos yan, yung sarili niya. Alam niyo po ba na dumating yung pagkakataon na dapat dun sa ginawang god na yon, sila ay sasamba, sila ay luluhod. So yun ang ginawang role nila. Nung nakita nila yung tatlong yan, nagalit itong si King Nebuchadnezzar. Kasi nalaman niya yung balita na tong tatlong to, hindi yan lumuluhod, hindi yan nagninil, hindi yan nagbabow down dun sa Diyos-Diyosan. Pinatawag niya po tong tatlong to. Sabi niya, kapag lahat na ng instrument na to tumunog, pagkatapos hindi kayo lumuhod, ipapatapon kayo sa nagbabagang apoy, sa dagat-dagatang apoy, malayong pierna. Alam niyo po, this is what I love about this. Let me read kung ano po ang naging reply nila. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will never serve your gods or worship the image of gold you have set up. Alam niyo po, nung pagkasabi nila yun, talagang makikita natin, umusok yung ilong ni King Nebuchadnezzar. At dali-dali po, pinatapon sila sa nagbabagang apoy. And to make the long story short, yung tatlong yan, paglabas nila sa nagbabagang apoy, malabelo pa rin ang kutis nila. Wala man lang gasgas, wala man lang first degree burn. I want you to know, kapag kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kapag humuhugot ka ng kalakasan sa Diyos na pinaglilingkuran mo, whatever testing of faith you will be into, magtatagumpayan mo yan. Kaya ka lang naman nahihirapan sa test ng buhay mo sa oras na to, pilit mong kinakaya on your own. Naglalakas-lakasan ka, mahina ka naman talaga. Ba't hindi ka humugot ng kalakasan sa Diyos? Katulad ng tatlong taong to, grabe, pinag-uusapan natin dito, ipapatapon ka sa pugon. Pero tignan nyo po ang nangyari. Ang tindi ng sagot, kahit na hindi kami tulungan ng Diyos namin, hindi ka pa rin namin sasambahin. Hindi pa rin kami magni-kneel down sa mga Diyos-Diyosan na yan at sa gold na Diyos na ginawa mo. Sapagkat ang Diyos namin ay naglalakad. Ang Diyos namin, nakakapagsalita. Hindi niya kailangan ng gareta para lang makapaglakad. At hindi siya nagkukos ng traffic. Ganun ka-powerful ang Diyos natin. Hindi na kailangan ilakad pa. Siya mismo naglalakad sa tubig pa. Amen? Alam niyo po, itong tatlong taong to, napakatindi nila. Gusto ko lang malaman nyo, kung kayo ay may pinagdadaanan, I pray na hindi yan nababase. Kasi yung ibang tao, nababase ang kanilang pagkilala sa Diyos kung anong klaseng pinagdadaanan meron sila. Nababase ang kabutihan ni Lord sa kung anong sitwasyon nila ngayon. Kapag pangit ang pinagdadaanan nila, hindi na mabuti ang Diyos sa kanila. Parang kapag nakita mo palang tong taong to, ayaw mo nang samahan. Nakikita mo palang nalulungkot ka na. Nakikita mo palang talagang napakabigat sa pakiramdam. Pero yung tao kahit may pinagdadaanan, pero kapag may Diyos sa buhay, parang wala lang. Go na go lang. Happy lang. Hindi mo makikita yung bakas ng paghihirap. Hindi mo makikita yung pagdurusa na dinadanas niya inside. Kasi ang nagbibigay ng glow sa kanya ang Panginoon. Ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya ang Panginoon. He will never base the goodness of God according to His situation. Whatever situation na meron siya, He knows that our God is in complete control.